Brothers and sisters in the Lord, magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Ang aking panalangin na patuloy tayong nakikibaka. By the grace of God, manalo tayo against this pandemic COVID-19 by the power and the mercies of God. Nandito naman ako ngayon, mga brothers and sisters in the Lord, para magbahagi naman sa inyo, para maintindihan ninyo ang mga tulad sa akin noon na hindi Katoliko. Isang napakalaking biyaya at blessing sa Panginoon na isang pastor ngayon isa ng Katoliko. Gusto kong ibahagi sa inyo, mga brothers and sisters, ang tinatawag na tatlong dahilan why I hate Virgin Mary before. Bakit galit ako as a pastor sa ating mahal na Birhen Maria? Pinagnilayan ko yan, brothers and sisters, at napag-isipan kong ibahagi ko sa inyo bakit noon iniisip ko ang aking sarili sa pastor pa ako. Bakit galit ako kay Virgin Mary? Sa tatlong dahilan, marami pang dahilan, pero ito lang tatlo ang aking ibahagi. Napakabigat itong dahilan. Ang pinakaunang dahilan, brothers and sisters, why I hate so much Mama Mary? Because of the prayer of the Holy Rosary. I misunderstood the prayer of the Holy Rosary. Kasi ang aking katwiran, sa pastor pa ako, hindi talaga maganda ang rosaryo. Kasi mas marami ang prayer, ang panalangin papunta kay Mama Mary, kunti lang ang kay Jesus, sa God the Father, at saka sa Holy Spirit. Kaya nga, yun ang palagi kong iniisip at inulit-ulit noon sa aking mga members na talagang ang rosary ay hindi ito nagbibigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ang itinaas dito si Birhen Maria, mas marami ang kaniyang panalangin para sa kanya kaysa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, parang marinig kung ang mayroong mga magrosaryo ng mga kapilya, parang nangangapoy ang aking ulo noon, brothers and sisters. Nangangapoy ang aking ulo sa galit. Bakit ganito ang mga Katoliko? Mas lalong pinapurihan si Virgin Mary. Mas marami ang sa kanya, kunti lang ang kay Jesus. Yun ang pinaka number one. Ah, pinaka number three. Number three kasi pabalik tayo sa number one eh. Ang number two, brothers and sisters, na I really misunderstood, and this is the reason of sa aking galit. Number two, dahilan sa aking galit kay Mama Mary is yung Theotokos, Mother of God. Kasi ang isip ko noon, brothers and sisters, ginawa nilang Diyos si Maria. Bakit ginamit nila yung term na Mother of God? Ang tama niyan, Mother of Man. Kailangan Mother of Man or Mother of Christ, Mother of Jesus, hindi yung Mother of God. I really misunderstood so much. Kaya nga pag marinig ko yung magsabi ang pare na we offer this mass for the feast of Mary, Mother of God, parang nangliliyab ang aking tainga sa apoy, sa galit. Ang mga Katoliko ay talagang tumalikod na sa katotohanan. Si Mama Mary, ginawa ng Diyos, at delikado ito. From Blessed Trinity, magiging Fornity na itong Katoliko. Inulit-ulit ko yun sa aking mga members. Careful tayo, mga Katoliko. Lalapit na sila magiging Fornity. From Trinity to Fornity, ginawa ng Diyos si Maria. So it is being misunderstood by my people. Sino namang members ko na hindi mag-agree? Hindi magsang-ayon sa aking sinasabi? Totoo naman. Kaya nga kailangang manindigan tayo. Tatayo tayo sa katotohanan, kalabanin natin ang kanilang doktrina na magiging Fornity na ginawang Diyos si Birhen Maria, tinawag na Mother of God. Diba? O, tingnan mo yung manok. O, inay sa piso. O, di manok yun. So, marami akong misunderstanding during the time when I was a pastor. At ang pinaka number one, brothers and sisters, is
sa debosyon na binigay sa mga Katoliko kay Mama Mary, sa mga kapistahan, sa mga nobina, sa sinakulo, sa rosaryo, ang aking naintindihan noon bilang isang pastor, that Mary, because of the over devotion given to Mary, Mary snatched the glory that is supposed to be given to her son. Inagaw ni Birhen Maria ang kaluwalhatiang para sa kaniyang nag-iisang anak. Kinuha niya at linagay niya sa kaniyang sarili. Inangkin niya his snatched the glory that is belongs to Jesus. Kaya nga, grabe. Alam niyo, brothers and sisters, tingnan niyo yung mga nag-convert sa ibang sikta. Grabe, pag si Mama Mary na ang pag-usapan, mayroon mang iba na hindi pa magaling magsalita pero namumula ka agad ang mukha. Kasi yan nandiyan sa isip. Brothers and sisters, sa rosary, mayroon ng misunderstanding na itinanim sa aming isip. Sa isip ko noon, natanim sa aking isip na mas marami ang panalangin sa kay Mama Mary, kunti lang kay Jesus. This is bias. Bias ito. And then, yun ang pinaka number 3 na aking dahilan na sobrang galit. Ang number 2, ginawang Diyos, Mother of God. Ang number 1, inagaw ni Birhen Maria ang kaluwalhatiang para sa kanyang nag-iisang anak. Kaya nga nagliliyab ang aking tainga sa apoy noon when I was a pastor. At ginawa ko ang lahat para ma-convert ko ang maraming Katoliko. And I have converted many Catholic brothers and sisters because of my determination. Yung mga Katolikong hindi nag-aral ng maayos tungkol sa ating mahal na Birhen Maria, sa debosyon sa ating mahal na Birhen Maria, sa dogma ng ating mahal na Birhen Maria, madali talagang makuha. Kasi ang nagsasalita, mga kapatid, tandaan niyo ito ha, may conviction. May conviction eh. Yung pagsabi na Mama ang sa rosary mas maraming panalangin kay Mama Mary, kunti lang kay Jesus. Makita mo diyan kung ikaw ang pastor, magsasalita ka with conviction, hindi na ito maganda. Kailangan na atin itong kalabanin. It is beyond what is written in the Bible. So, ang nagsalita with conviction, madali makuha mo ang simpatiya sa mga nakikinig. Kasi may conviction man siya. Diba? Then, makita sa mga tao na totoo, narinig namin sa rosaryo, mas marami ang kay Mama Mary, kunti lang kay Jesus. So, sa pagsabi mong ganyan, everybody will agree. Tama talaga ang sinabi ni Pastor. Pangalawa, Mother of God, hindi in-explain ng maayos sa mga parokyano. Dumating si Pastor na ang Mother of God, ibig sabihin, ginawa na nilang Diyos si Birhen Maria, ginawa nilang mas makapangyarihan pa si Birhen Maria kaysa Diyos. Imagine ka, Mother of God. Mas makapangyarihan pa siya kung ang kanyang anak ang Diyos. So doon papasok ang misunderstanding na matanim, sa lalo na sa mga young people, brothers and sisters. And then, ang pangatlo yung Mama Mary snatched the glory that is supposed to be given for her son because of over devotion. Halos puro na lang mga kapistahan ni Birhen Maria. December 8, September 8, Flores de Mayo, puro Mama Mary, Oktubre, Rosary Month, puro na lang kay Birhen Maria. Ang January 1, pinarangal kay Mama Mary. Ang daming mga araw parangal kay Mama Mary. Holy Family sa December 28, ang dami mga kapatid. Oh. So, yun ang aking nakita noon when I was a pastor. Kaya magsalita ako with conviction. Maraming mga pastor, salamat. Maraming mga Katoliko magsabi sa akin, I heard it paulit-ulit. Salamat, Pastor. Naintindihan namin ang katotohanan. Kaya nga, magpabinyag na kami. Iwanan namin ang Katoliko. Mali pala ang mga aral sa Katoliko. Pero ang una palang nagkamali, mga kapatid, ako kasi, hindi man ako nag-aral ng maayos sa dogma ni Mama Mary. What does it mean about Mother of God? Hindi ko man pinag-aralan ng maayos ang Holy Rosary. Kung anong historical background, anong biblical foundation, basta lang na nakita ko mas marami ang prayer kay Mama Mary and kunti lang kay Jesus, bigay kagad ako ng konklusyon.
without proper investigation. At saka yung maraming mga parangal dyan, parang sa aking pag-intindi, si Bang Mamiri ang ginawang Diyos. Hindi ko naintindihan na ang pagbigay ng parangal kay Mama Mary, ito ay nagbigay ng papuri sa ating Panginoon Jesucristo. To respect the mother of Jesus, it gives joy to the heart of her only begotten son. Pinarangalan dahil sa kanyang nagawa na yes to the Father to become intercessor, to become cooperator in the plan of God of salvation. Kaya nga ito ang tatlo, brothers and sisters. Tandaan ninyo ito, baka mayroon namang mga kapatid na lalapit sa inyo, isabi nila sa inyo na tingnan niyo ang rosary, tingnan niyo ang Theotokos dogma, tingnan niyo ang snatching the glory of her son. Ito pa ulit-ulit itong tatlo, mga kapatid, na marinig natin sa ating mga kapatid na hindi Katoliko. Kaya nga, kailangang maging handa tayo at mayroon kaagad tayong ikasagot bakit, mga kapatid, mayroon tayong pagparangal kay Mama Mary, mayroon tayong prayer sa Holy Rosary, mayroon tayong dogma of the Mother of God na pinangaral sa Simbahang Katoliko. Mga kapatid, dagdagan pa natin sa ibang mga pagkakataon at linawin natin ito. Mabuhay tayong lahat, manindigan sa katotohanan, magpalalim sa ating katolikong mga pananampalataya at mga aral upang tayo ay makasagot sa mga magtatanong sa atin. God bless you. Be strong in the Lord. Mabuhay ang Simbahang Katoliko.